Welcome sa panibagong episode ng Answers to Life's Question. Mga tanong na napakahirap sagutin ng tao, ngunit ang Diyos ay may sagot na nahayag sa Biblia. Tayong lahat ay nais nating makabisita o kaya'y makatira sa mga magagandang lugar. Dito sa Pilipinas ay napakaraming mga tourist spots. Magandang siya locations na pwede nating dalawin. Masarap, mamasyal. Ay yung ibang mga Pilipino, marami sa ating mga Pilipino ay gustong makapunta o makatira sa Amerika. Lalo na kaya kapag ating naunawaan o malinaw na naiintindihan ang katuruan ng Biblia kung tunay nga bang merong langit. Kung tayo na hirap dito sa buhay natin sa lupang ito, alam kong tayong lahat ay gusto nating makasama ang Diyos doon sa lugar na Kanyang hinanda para sa atin. Ngunit ang tanong ng marami, tunay nga ba na merong langit? Meron ba talagang lugar na hinanda ang Panginoon para sa iyo at para sa akin? Sa ating pag-aaral ngayon, kaibigan, sana ay makatulong upang maging malinaw sa ating puso't isipan na merong lugar na hinanda ang Panginoon para tayo ay sama-sama at patuloy na sasamba, pupuri sa Kanyang banal na harapan. Ating tignan ang Kanyang sinabi sa John chapter 14, verse 1 to 3. Narito ang binanggit ni Jesus sa Kanyang mga alagad at para sa ating lahat sa panahon natin ngayon. Let not your heart be troubled. You believe in God. Believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may be also. Sa dami ng mga suliranin sa mundong ito, sa pahirap ng ating kalagayan sa ating bansa, tayong mga nakatira dito sa Maynila, kita nyo ang sitwasyon. Sa lahat ng magagandang panukala or efforts ng ating pamunuan para ayusin ang sistema sa trapiko, sa internet, dumarami pa lalo ang ating mga suliranin. Gustong tulungan ang ating mga kababayan sa mga nalulung sa droga para masugmo ang krimen, ang korupsyon. Although talagang ginagawa ang lahat para mapigilan ito, ngunit sa ating nakikita ay parang palala or pahirap ng pahirap ang ating buhay. Napakasarap isipin at panghawakan ang pangako ng Diyos na meron siyang isang magandang lugar na hinanda para sa atin. Pero kaibigan, higit sa pagnanais o pagnanasa natin, kagustuhan natin na makita at makarating doon, sana'y ang unahin natin sa ating puso at isipan ang makasama ang Panginoon. Siya ang dahilan ng lahat ng ito. Hindi lamang dun sa magandang lugar na iyon, kundi siya ang lumalang sa atin, gumawa sa atin. Siya ang nagligtas sa atin, nagsakripisyo para masiguro ang ating kaligtasan. At nangako siyang dadalhin tayo dun sa lugar na iyon. So hindi lamang para makita or makatira tayo dun sa magandang lugar na iyon. Higit sa lahat, ilagay natin sa ating puso't isipan na ang pag-asa nating pwedeng panghawakan sa mahirap nating buhay sa lupang ito ay ang makasama natin ang ating Panginoon. Makapiling ang Diyos na nagbigay ng Kanyang buhay para sa iyo at para sa akin. So ulitin natin ang ating talatang pinag-aaralan, John chapter 14, verse 1 to 3. Ang sabi ni Jesus, sa dami ng suliranin inyong dinadaanan, let not your heart be troubled. Huwag tayong magulumihanan. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Huwag tayong madepress. May problema tayo sa ating asawa o kaya'y sa ating mga anak, sa ating trabaho, o sa mga estudyante sa ating pag-aaral. Let not your heart be troubled.
Natural para sa isang tao na mag-worry or mag-alala. Pero hindi normal ang manatili sa ganong kalagayan sa mahabang panahon na magkukos sa depression or pagkawalan ng tiwala sa Diyos. Ang salitang tinutukoy dito na troubled or worried ay higit sa ating pagkaunawa sa salitang worry. Dahil ang troubled dito ay katulad ng isang pana na kapag binanat mo, ay natural na nababanat siya. Pero kapag sinobrahan mo yung hila, ay pwede siyang mabali. Katulad ng isang chewing gum na pag wala ng lasa ay usually hinahawakan natin, tapos hinihila-hila natin. Natural itong nag-i-stretch. Pero kapag umabot siya sa kanyang sukdulan, mapuputol siya. Sa ating buhay, kaibigan, kapag umabot tayo sa dulo, ay huwag nating antayin na ito'y maputol, kundi bago siya umabot doon sa kanyang sukdulan, ay bumalik tayo sa Panginoon at panghawakan natin ang kanyang mga pangako. Ang sabi niya, "Let not your heart be troubled. Believe in God. Believe also in me." Maniwala tayo sa Diyos. Maniwala tayo sa mga pangako ni Jesus na hindi niya tayo pababayaan. At merong katapusan ang ating paghihirap, suliranin sa mundong ito. At yung ating pagtira sa magulong kapaligiran o sanlibutan na ating kinalalagyan ngayon ay merong katapusan. Dahil si Jesus ay nangakong siya'y muling babalik sa lupang ito upang dalhin tayo doon sa lugar na hinanda niya para sa bawat isa sa atin. Punta tayo ngayon sa aklat ng Apokalipsis. Revelation chapter 21 verse 2. Balik tayo sa tanong na tunay nga ba na merong langit? Verse 2. Then I, John, saw sa pamamagitan ng isang vision ay nakita ni John, the Revelator, ang langit sa kabutihan ng Panginoon. Ipinahayag niya ang lahat ng mensahe na nais niyang iparating sa iglesia sa huling kapanahunan. Ipinasulat niya kay John at narito ang description ni John sa kanyang nakita. Then I saw the holy city, the new Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride adorned for her husband. So literal na nakita ni John ang langit na hinanda ng Panginoon para sa bawat isa sa atin. Heaven is a real place. Ito'y isang literal na lugar. Hindi lamang ito sa isip. Hindi lamang ito katangisip. Kwento-kwento na hindi totoo. Kundi ito'y tunay na lugar na hinanda ng Panginoon para sa ating lahat. Tignan natin ang ilang mga katangian, mga magagandang bagay na magandang makita or asahan na papupuntahan natin sa lugar na iyon. Verse 21 ng Revelation chapter 21. The 12 gates were 12 pearls. Each individual gate was of one pearl. And the street of the city was pure gold, like transparent glass. Sa aklat ng Apokalipsis, especially sa mga huling mga kapitulo, ay maraming mga description dyan tungkol dun sa lugar na ating pinag-uusapan ngayon. Pero nais ko lamang idiin ang ilang bagay na napakahalaga. Sa panahon natin ngayon, ang ginto ay pinag-aawayan ng mga tao dahil ito'y mahalagang bato, mahal sa panahon natin ngayon. Pero kaibigan, doon sa langit ay tatapakan lang natin yan. Ang mga daan ay gawa sa ginto. Ang mga pader, ang mga malalaking poste ay gawa sa perlas. So, imaginein mo, gaano kaganda ang lugar na ito
na hinanda ng Panginoon para sa atin. Sa Matthew chapter 5, verse 5, ipinangako ng Panginoon na ang lahat ng mga maamo, lahat ng mga banal, ay mamanahin nila ang lupa. So, binanggit dito sa Apokalipsis na babaguhin ng Diyos. Lilinisin niya ang langit at ang lupa. Sa 2 Peter chapter 3, verse 10, ang lahat ay susunugin. So, ang lahat ng bahid ng kasalanan dito sa lupa at sa langit, ang lahat ng ito ay malilinis. At ang sabi sa verse 13 ng 2 Peter chapter 3, gagawa ang Diyos ng bagong langit at ng bagong lupa. At doon natin makikita ang magagandang mga senaryo. Katulad ng aking binanggit kanina, ang New Jerusalem ay nandun, tatahanan ng mga banal na natiling tapat sa Panginoon at sumunod sa kanyang kalooban. Sa Isaiah chapter 33, verse 24, kaibigan, wala nang magsasabi na ako'y may sakit, ako'y nanghihina, at hindi na ako gagaling. Sa Revelation chapter 21, verse 4, basahin natin, kaibigan. Revelation 21, verse 4, and God will wipe away every tear from their eyes. There shall be no more death, nor sorrow, nor crying. There shall be no more pain, for the former things have passed away. Ito yung napakagandang ilagay sa ating puso't isipan. Napakagandang pangako na pwede nating pangawakan, kaibigan. Sa buhay na ito, mahirap ang ating kalagayan. Madumi ang ating paligid. Napaka-polluted na ng ating environment, ng hangin na ating hinihinga. At talagang mahirap maranasan ang tunay na kapanatagan at kapayapaan. Pero nangako ang Diyos na meron siyang lugar, magandang lugar na hinanda para sa bawat isa sa atin. At higit dito, yung mga masasamang karanasan, hindi magandang nararamdaman natin o nararanasan natin dito sa lupang ito, ay wala na. Wala nang kamatayan. Wala nang pagkakasakit. Dahil tunay na ito yung mga napakahirap lampasan. Maraming mga malulungkot na karanasan sa lupang ito. Ngunit kapag kamatayan na ang dumaan sa ating buhay, ay napakahirap tanggapin. Lalo na kapag ito'y dumating sa isang taong talagang malapit sa atin at mahalaga sa ating buhay. Kami na mga pastor, mga ministro, ang gawain namin ay maglingkod sa aming mga miyembro, mangaral, magbigay ng mensahe, sa panahong, lalo na kapag sa panahong merong nawala sa mga mahal sa buhay ng aming mga pinaglilingkuran. Madaling mag-sermon. Pero kapag ikaw na pala ang nakaranas nito, ilang taon na ang nakalipas ang aking mahal na ama, ay pumanaw na rin. Pero hindi ko kayang mag-sermon at hindi ko kayang ulit-ulitin ang mga mensaheng ito na aking matagal nang tinuturo. Dahil tunay nga na mahirap mawalan ng isang mahal sa buhay. Ngunit, napakasarap panghawakan ang mga pangako ng Diyos na kahit tayo mapahiwalay sa ating mahal sa buhay sa lupang ito, merong panahon na tayo'y magsasamang muli, merong isang dakilang pagtitipon, reunion, doon sa lugar na hinanda ng Panginoon. Sila na nauna nang nagpahinga, na nagtapat, sumunod sa kalooban ng Diyos, ay magsasama tayong muli sa harapan ng Panginoon. Kaya kaibigan, ang tanong, ikaw ba ay handa na sumunod sa Panginoon para magkaroon ka ng kasiguruhan na makarating doon sa lugar na hinanda ng Panginoon? Magpasakop tayo kay Jesus
ibigay natin ang buhay natin sa Kanya upang ang mga pinag-aaralan natin ito ay makamit natin, hindi dahil gusto nating makarating doon, kundi dahil mahal natin ang ating Panginoon. Ang Panginoon nating nagsakripisyo para sa atin. Ang Panginoon nating naglaan ang kanyang buhay upang makasiguro siya na magkaroon tayo ng kaligtasan. Kaya kaibigan, ano mang suliranin ang iyong kinakaharap ngayon, ikaw man ay may problema sa bisyo, mga pagsubok, mga tukso na hirap kang malampasan, maging matatag ka, maging matibay ka, o kaya ay nahihirapan ka sa iyong buhay ngayon, ikaw ay lubog sa utang, o kaya ay hindi mo alam kung anong gagawin mo para may ahon ang iyong negosyo, o kaya isa kang tapat na asawang babae na iniwang ka ng iyong asawa, o kaya isa kang mapagmahal na magulang na mayroong problema ka sa iyong anak na nagbibisyo, o kaya isang estudyante ka na hindi mo alam kung makakapagpatuloy ka pa sa pag-aaral. Iba-iba ang ating level ng mga karanasan. Iba-iba ang mga suliraning ating dinadaanan. Kaibigan, ang buhay ay parang gulong na umiikot. Merong panahong tayo'y nasa baba, pero merong panahong tayo'y nasa taas. Kailangan tayong maging matatag, maging matibay. Nangako ang Panginoon. John 14, ulitin ko. Let not your heart be troubled. Believe in God. Believe also in me, ang sabi ng Panginoon. Maniwala tayo sa Panginoon. Manghawak tayo sa kanyang mga pangako na hindi niya tayo pababayaan. At patuloy niya tayong tutulungan. Ang ating karanasan, mahirap na karanasan, sa ngayon o sa panahon natin ngayon, ay hindi magtatagal. Dahil hindi man natin ito lubos na maranasan sa mundong ito, kundi sa takdang panahon na si Jesus ay muling babalik sa lupang ito, dadalhin tayo dun sa lugar na kanyang hinanda para sa atin. Ulitin ko yung verse 4 ng Revelation chapter 21. And God will wipe away every tears from our eyes. There shall be no more death. Wala nang paghihiwalay. There shall be no more sorrow nor crying. There shall be no more pain, for the former things have passed away. Sa isang nanay na nawalan ng isang mahal sa buhay, meron kaming kaibigan na kaisa-isang anak nila ay nagkasakit biglaan at pumanaw. Ang mga kaibigan namin ito ay tapat na naglilingkod sa Panginoon. Araw-araw sila ay nagtuturo sa kanilang mga kapitbahay, nagba-Bible study, mga katotohanang tinanggap nila, ibinabahagi nila sa kanilang mga kaibigan at mga kapitbahay. Kapag dating ng Sabado, sila ay naglilingkod sa iglesia. Ngunit isang araw ay nagkasakit ang kanilang anak. At madalian lang, mabilis lang, ito'y namatay. Naging malungkot ang kanilang karanasan. Ngunit pagkalipas ng ilang buwan, patuloy silang tapat na naglingkod sa Panginoon. Dahil sumariwa sa kanila ang pangako ng Diyos, na darating ang panahon na ang lahat ng mga mahirap at masamang karanasan natin sa mundong ito, ang lahat ay papawiin ng Panginoon. At tayo ay masaya na magsama-sama kasama ng ating mga mahal sa buhay na una nang nagpahinga doon sa langit, doon sa lugar na hinanda ng Panginoon para sa atin. Pero kaibigan, ang nais kong sama-samang asamin natin, hindi lamang makarating doon, kundi makasama natin ang ating Panginoon. Mapapurihan siya, mapasalamatan siya sa kanyang lahat ng ginawa para sa atin. Napakabuti ng Diyos. Binigay niya ang kasiguruhan sa atin ng kaligtasan. Kaya kaibigan,
ito ang ating pasalamatan sa Kanya at papurihin Siya dahil sa Kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin. Tayo muko sa panalangin. Salamat, Panginoon, sa pangako mo na ang aming mga hindi magandang karanasan sa mundong ito ay lilipas din. At darating ang panahon sa iyong pangalawang pagparito ay ang aming Panginoong Yesus ay dadalhin kami doon sa lugar na Kanyang hinanda para sa amin. Kaming lahat sana, Panginoon, kasama ng aming mga kaibigan na sumusubaybay sa programang ito, kasama ng kanilang mga mahal sa buhay, magkaroon ng karapatan na makasama kayo, makasamba doon sa inyong banal na harapan, doon sa lugar na inyong hinanda para sa amin. Salamat po sa pagsasabing dalangin o aming hiling sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Kaibigan, muli, amin kayong pinasasalamatan sa inyong pagsubaybay sa ating programa. Patuloy niyong sundan pa ang ibang mga paksa na ating tinalakay sa ating YouTube channel, Hope Channel Philippines, Answers to Life's Questions.